Fame Sawyer, kakasuhan ang babaeng nagsabi na siya umano ang ama ng anak nito. Pag-amin ni Fame, naging karelasyon nga daw niya ang babae, ngunit hindi lang daw siya ang naging karelasyon noong panahon na naging sila noong babae. Ani Team, habang sila pa daw ng babae ay may kasabayan daw siya noon. Kaya paano daw siya makakasigurado na siya nga ang ama ng batang sinasabi nito? Hindi daw dahil magkahawig sila ng bata ay 100% daw na siya nga ang ama. Ayon pa kay Fame ay alam umano ni China at ng mga kaibigan nito na may anak siya sa iba. Niminsan umano ay hindi daw niya ito nilihim kay China at sa mga kakilala nito. Tanong pa ni Fame sa babae, bakit daw ngayon lang siya nag-ingay? Bakit kailangan pa umano nito sumabay sa issue nila ni China? Kung hindi naman umano suporta ang kailangan nito, para saan pa umano ang paglantad niya ngayon? Hindi din daw totoo ang paratang sa kanya na hindi siya nagsusuporta sa bata. Katunayan nga daw gusto niya daw kunin ang bata para matapos na ang issue. Narito ang buong pahayag ni Fame. Sana kung gagawa kayo ng kadramahan at issue sa buhay nyo, huwag nyo idamay yung mga bata. Hindi ko tinatanggi na may anak ako sa Mindanao. Alam ng pamilya at kaibigan ko yan, kahit si Gina alam niya ang issue ko nung kabataan ko. Ngayon, kung tinatanong nyo, bakit di ako nagsalita sa public na meron akong anak sa labas? Una sa lahat, mahirap mag-claim ng isang bata na hindi 100% na ikaw ang karapat dapat na sabihing ama at responsable sa kanya. Hindi nyo pwede gawing basehan ang magkamukha lang tapos instant tatay ka na. 2007 sa panahon na buntis yung nanay. 17 pa ako noon, meron siyang kinakasama na lalaki sa buhay niya at meron silang isang anak. Pero nung nabuntis ka, sabi mo, ako tatay nung dinadala mo. Alam mo, pinaglaban ko yan. Pero pinili mo yung lalaki kaysa sa akin kasi mapera. Eh ako bata pa ako, 'di ba? Ngayon yung anak mo, bakit hindi nakaapelyido sa iyo? Bakit yung pangalan ng bata nakapangalan at nakaapelyido yan sa dati mong kinakasama? Nangyari kasi noon, dalawa kami sa buhay niya. Pero kahit papaano, naging responsable din akong tatay niyan, kaya nga nagpaplano ako na kunin na lang yung bata sa inyo. Kasi kaya kong buhayin yung bata, ngayon narinig ko meron ka na daw 9 na anak at iba-iba pa yung tatay. At bakit naman bigla ka na lang sumakay sa issue namin ngayon na nag-aaway kami ni China? Dami mo pang sinabi, ang ending lang pala sasabihin mo, di mo kailangan ng suporta galing sa akin. Anong point mo doon o gusto mo lang makisawsaw sa issue? Ayaw ko na ikwento yung ibang detalye kasi gusto ko rin bigyan kita ng peace of mind kahit papaano, pero sana di ka na lang nakisawsaw sa gulo. Alam mo yung totoong nangyari sa relasyon natin at ngayon meron ka pa bagong kinakasangkot ang issue sa pamilya namin. Sana wag mo na dagdagan problema mo at asikasuhin mo yung totoong problema mo ngayon. Sabihin mo ko, kung papayag ka, ibigay mo na lang yung bata sa akin, pero wag mo guluhin buhay ko gaya ng ginawa mo sa iba. Matatandaan na naglabas ng salaysay ang kampo ng umano'y dating kinakasama ni Fame noong kasagsagan ng issue ng away nila mag-asawa ni China Roses. Dahil sa paninira umano ng babae ay may plano umanong magsampa ng kaso ang vlogger at posibleng ipadiere niya pa umano ang batang ipinapaangkin sa kanya ng babae. Samantala, halo-halo naman ang naging reaksyon ng mga supporters ni Team matapos niyang aminin ang issue na ito tungkol sa babae. Oo nga, nakikisaw-saw din yung babae na yon kung kailan nag-aaway lang kayo ni China, doon niya ilalabas yung issue eh may sarili mundo na dapat eh. Ano ka ba, para sumikat din yung girl kaya sumali din sa away ng mag-asawa. Dapat tumahimik na lang yung girl kasi matagal nang tapos yung sa kanila.
Kung talagang mabuti kang ama, kahit hindi humingi ang nanay ng anak mo, bibigyan mo ng kusa kasi responsibilidad mo yun. Natural, di ibibigay ang nanay niya yun sa'yo dahil anak niya rin yan. Di yan tuta na ibibigay sa'yo tapos kailangan wala ng paki yung ina. Ina din ako, tagilid sa akin mga rason mo. Kung talagang kine-question mo ang kredibilidad niyang anak mo, ba't di mo ipa-DNA test, di ba? Tutal, madami ka namang anda. Tama ka po, kawawa naman ang bata. Hindi reason na bata ka. Tsaka isa pa, alam mo pala may karelasyon, bakit nakisawsaw ka? Tapos sasabihin mo, di ka 100% sure. Bakit? Sinasabi mo na ipinaglaban mo din, puro ka kadramahan. Ang totoo, babaero ka noon at hanggang ngayon. Wala na pong gamot sa mga lalaki na ganyan, takas sa responsibilidad, madamot at wala pang plano sa pamilya. Nako, Ms. Gina, huwag ka na makipagbalikan. The fact na di niya na value worth mo sa kanya bilang katuwang mo sa buhay, pamilya. Walang kwentang lalaki, ganyan tapos. Dami pa sinasabi, tumahimik ka na lang kaysa puro alibay ka lang. Gawin mo yung tama, less talk, less mistake. Stay strong, idol. Kahit anong mangyari, idol pa din kita. Hindi basehan ang nakaraan sa ngayong buhay mo. Yung babae niyan, huwag mo na pansinin. Dami din kasing epal at mahilig makisawsaw sa mga issue ng ibang tao. Dami rin judgmental, puwerke may nalaman na issue kung ano-ano na sinasabi. Di nyo naman alam kung ano past ng tao, ano mga pinagdaanan. Hays, kaya nakakagulo eh. Dahil sa mga taong laging nakabantay sa buhay ng iba. Boss, pa-DNA test mo na lang yung anak mo sa labas para unti-unti mabawasan probs mo. Tapos ayusin mo na din yung sa inyo ni Miss Gina. Sa nakikita ko, mahal na mahal mo pa si Miss Gina. Ang hirap din kasi sa mga tao ngayon, nakikidagdag pa sa problema ng tao. Yung mga lalaki na masyadong magmalinis at masama na agad ang tingin kay Tim, at pati naman yung mga babae na kung makapaghusga kay Tim, eh wagas. May napala ba kayo? Di natin alam ang totoo sa lahat ng akusasyon kay Tim. Kahit pa isang damakbak na tao ang magsalita agad sa kanya, naging kasama ba natin sila sa bahay? Nasaksihan ba natin ang araw-araw na buhay nila? Hindi, di ba? So kung totoo man yan o hindi o isa sa kanila ang nagsisinungaling, konsensya na lang nila yan. Pero huwag tayo manghusga, wala tayo sa posisyon.